mamalaki natin siya. Amen? Amen. Di ba? Hindi tayo nahiya. Nakakapanik ka ngayon dito sa harapan at talagang buong tapang mo at buong pagmamalaki mong nasasabi ang mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Why? Because you are encouraged. Amen. You are encouraged. Amen. Kaya sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, hindi pa pwedeng hindi sagutin ng Diyos ang pangangailangan mo. Because it is necessary for your encouragement. Actually, sabi nga po ng Biblia, Hebrews chapter 4 verse 15, sabi po rito, "For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." Ang konteksto po nito sinabi ng may akda ng Hebrew ay ganito. Sabi niyang ganon, meron daw po tayong Diyos na ang Diyos na ito ay hindi manghid. Sapagkat nauunawaan niya kapag ikay ay nangangailangan ng pangangailangan ng taon, unawang-unawa po niya. You know why? Kasi ang ating Panginoong Jesus pumunta rito sa lupa. At nung nandito po siya sa lupa, naranasan niya at naramdaman niya ang matinding pangangailangan sa buhay. Nandun siya, nandun yung talagang matinding gutom, nandun yung matinding puyat, nandun yung matinding pagod. Diba dumating nga po sa punto na siya ay tinempt ni Satan. Ang sabi ni Satan, dahil alam niyang gutom na gutom si Jesus Christ, ang sabi niya ganun, gawin mo tinapay ang mga batong yan, kaya mo naman, diba? Jesus Christ was tempted at all points. Okay? Now, tayo po, ay ano, yung tempted na ginamit dito, hindi po yan yung basta yung tempted na tinutukso lang. Kung hindi, it can also be transformed sa word na trials. Okay? Dumaan din po sa maraming trials ang ating Panginoong Hesukristo. At alam po ninyo, kaya sinabi ito para ipahiwatig sa mga mananampalataya ngayon, okay, na ang Diyos na ating sinasamba ay nakakaunawa ng nararamdaman mo ngayon. Umiiyak ka ngayon, kurusi ka ngayon, nararamdaman at alam ng Diyos yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, eh Diyos ka kasi, hindi mo nararamdaman, hindi ka naman naging tao eh. Hindi pwede sapagkat ang Diyos ay nagsakatawang tao. Nauunawaan ang ating Panginoong Hesukristo ang damdamin mo ngayon. When you're crying, when there's a sleepless night, kapag hindi ka makakain, alam niya ang feelings. You know why? Sapagkat dinaanan din ang ating Panginoong Hesukristo ang mga bagay na dinadaanan natin. Kaya kung alam niya ang damdamin mo ngayon, pwede kayang pabayaan na lamang ba tayo ng ating Diyos na sinasabi niyang Diyos siya ng pagmamahal. He's a God of love. At isa pa, kinakailangan niya ma-encourage ka. Sapagkat ang isang Kristiyanong encourage sa piling niya ay isang Kristiyano na ano, parating niyang ipagmamalaki at parating niyang pagmamataas ng sasabihin niya, napakabuti ng ating Panginoon. Kinakailangan po natin, tayo bilang mga anak ng Diyos, ay patuloy na na-encourage. At huwag mong isipin that it is very impossible ng Diyos ay hindi magbigay ng pangangailangan natin. Hindi po pwedeng gawin ng Diyos yan. Our God is bound to answer and to meet our needs. The purpose kung bakit niya kinakailangan ikaw ay sagutin sa pangangailangan mo ngayon sapagkat nais niyang ikaw ay patuloy na ma-encourage. Gusto ng Diyos na patuloy ka ma-encourage ngayon. Okay? Imposible na hindi kanya pagpalain sapagkat alam ng Diyos ang nararamdaman mo. Sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 7, anong dapat daw natin gawin? Casting all your cares or your anxiety, okay, on Him. Your cares, your anxiety, your worries, your problems, okay, your stress, okay, anything that bothers you, casting all your anxiety upon Him. For why? Bakit? For He cares for you. Paano hindi tayo sasagutin ng Diyos? Ang sabi rito, our God cares for you. Nangangalaga siya sa iyo, nagmamahal siya sa iyo, kaya hindi pwedeng hindi kanya sagutin sa iyong pangangailangan. Okay? Gusto ko maunawaan natin dito mga kapatid na meron tayong Diyos na talagang hinahayaan lamang niya, okay, na tayo dumaan dito. In fact, lahat naman ng tao dumadaan sa problema rito sa mundong ito eh, di ba? Because this is we're living in a world of problems. Okay? We're living in a world na hindi natin pwedeng pakasan ang mga bagay-bagay na talaga namang hindi maganda sa buhay natin ito. But be ready
Kung ikay anak ng Diyos, God is ready to encourage you. Be prepared. Sapagkat ang Diyos na sinasamba mo ay hindi mangangako na napakaraming pangako sa Biblia na hindi niya tutuparin. Ang tao mangangako, pero sa bandang huli pwede tumapako. Maaaring gawin niya ito, gawin niya yung pangako nito, gawin niya, pero there are times na ang kanyang pinangako ay hindi niya magagawa. Tama po ba? Mapapako. But not our God. Siguro, pupunta tayo sa pangalawa, magminsan magtatanong ka, eh bakit may mga, merong mga bagay ako hinihiling kay Lord, hindi niya binibigay? Pupunta tayo sa pangalawang punto ko. Bakit kinakailangan ng Diyos na ikaw ay pagpalain? Una, sabi ko nga, kailangan ang pagpapala ng Diyos at kinakailangan niyang sagutin ang pangangailangan mo sapagkat nais niyang ikaw ay ma-encourage. Now, bago pumunta doon sa pangalawa nga pala, gusto kong abigyan ng diin sa inyo ang tinutugon po ng Diyos. Sinabi rito ng Biblia is, "For my God shall supply all my needs." Okay? All my needs. Hindi po nakasulat dito na, "For God shall supply all my greeds." Okay? Hindi, kasi ibig sabihin pag sabi kong greeds ay yung mga bagay na hindi mo naman kailangan pero ano, no? Talaga nagpapakamatay tayo dyan. Okay? Na yung mga wants natin, alam niyo yung mga wants, yung mga layo natin, praise God, okay, tayo po ay pinadadaan ng Diyos sa mga needs. At hindi tayo pinalaki ng Diyos na mga Jeprox. Okay, alam niyo yung mga Jeprox, laki sa layaw. Okay, kapag ka humingi ka, bibiglang na nandiyan. Kinakailangan natin yan. Sapagkat kung nandiyan na lang at nakasanayan na natin ang Diyos parating nagbibigay sa atin, nandiyan pa ba yung encouragement? Wala na. Natural na lang sa'yo yan eh. Maaaring minsan nga pagka natural na lang ginagawa sa'yo yan, tapos medyo na late ng konti, anong mangyayari sa'yo? Galit ka pa. Pero kung tayo'y dumadaan sa punto na talagang nararamdaman mo yung tindi ng iyong pangangailangan at ito'y sasagutin sa'yo ng Diyos, wow, encourage ka. Amin po ba mga anak ng Diyos? That's the reason why the Lord is bound to meet our needs. The purpose of why God will answer your need is simply because God wants you to be encouraged. Amen? Okay? Ulitin ko, your needs and not your greeds. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, may mga pangangailangan tayo. Ay, minsan, ang Diyos naman mabuti. Minsan, sosobrahan pa nga niya eh. Kaya makakabili ka ng mga bagay, makakamit mo pa yung mga bagay na lampas pa sa inaasahan mo sa iyong buhay. Yun ay, okay, pagka naranasan mo yung pangalawa. Okay? The reason why God is allowing us to go through this tinatawag na times of needs. Okay? Pangalawang bagay. Okay? It is necessary for our development. Okay? Kinakailangan sagutin ng Diyos ang ating pangangailangan, pero kinakailangan niyang ikaw ay paraanin sa pangangailangan. Alam niyo kung bakit kinakailangan ka paraanin sa pangangailangan? Kasi mayroong gustong i-develop ang Diyos sa buhay mo. Dalawang bagay ang i-develop ng Diyos kapag ang isang tao ay dumadaan sa pangangailangan. Ang unang i-develop ng Diyos sa atin ay walang iba kung hindi pananampalataya. Tandaan po ninyo, ang pananampalataya ay kailangan ma-develop sa ating buhay. Hindi ito basta-basta din binabagsak ng Diyos sa buhay mo. Ang pananampalataya na de-develop sa mga pangyayari sa buhay mo, sa mga nararanasan mo. Okay? Sabi nga po ng Biblia, sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 7, sabi po ron, "This have come so that your faith of greater worth